ang nakaraan. Hindi napansin ni Andre noong nagtungo ito sa basement at nasundan ito ni Caroline. Mabuti na lamang at agad itong nakapagtago sa kanyang sasakyan. Ayaw niya muna kasing ipaalam sa babae ang totoo niyang pagkatao. Matapos nawala sa paningin ni Andre ang asawa, agad niya nang pinaalis ang kanyang sasakyan. Samantalang nasa labas na ng kumpanya ang babae, medyo naguluhan ito sa kanyang nakita. Ngunit sa isang hindi naasahan ay nakamunguan niya ang isang matandang babae. Nako, Lola! Kumusta po kayo? Matagal po tayong hindi na nagkita. Nako, Iha. Ayos lang ako. Maraming salamat talaga sa pagtulong mo sa akin noon. At dahil doon, babawi ako sa'yo. Nako, Lola, wag na! Yung igagastos mo para sa akin, itago mo na lang para sa sarili mo. Kaya ako mahanga sa'yo, Iha eh. Talagang bukal sa loob mo ang pagtulong sa kapwa. Iha, naalala ko lang. Hindi ba ang sabi mo sa akin noon may boyfriend ka na? Kumusta na kayo? Nako, Lola, wala na kami ng lalaking iyon. Matagal na. Ganun ba? Kung gusto mo, pakilala kita sa gwapo kong apo. Nako, salamat na lang Lola, pero sa ngayon po, may asawa na ako eh. Talaga? Iha? Nakakagulat naman yan. Pero sana, mabait at responsable ang asawa mo. Lola, isa siyang waiter. Pero hindi tuloy-tuloy ang trabaho niya eh. Reliever lang kapag kulang sa tao. Naku, Iha. Paano kayo niya mabubuhay? Kaya nga, Lola eh. Alam mo, nagsusumikap ako ngayon, Lola. Para kapag nakaipon na kami, pwede na rin siyang makahanap ng trabaho. Ano bang pangalan ng asawa mo, Iha? Baka matulungan ko kayo sa paghanap ng trabaho. Siya po si Andre, Lola. Oh, Andre? Magandang pangalan iyan. Heto, meron akong pera dito. Kunin mo na. Lola, wag na po. Iha, sana hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Tuloy nang umalis itong si Caroline. Buwan ang nakalipas, mas ginalingan pa ni Caroline sa pagtrabaho kahit alam niyang marami mga mata ang nakatingin sa kanya. Isang umaga noon, may biglang tumawag sa kanyang phone. Walang iba kundi ang general manager ng kumpanya. Sir Yu, bakit pa kayo napatawag? May mali ba akong nagawa kahapon? Caroline, wala naman. Nais ko lang sabihin sa'yo na wala tayong pasok ngayong buong araw. Nakalimutan kong sabihin sa'yo kahapon eh. At magkakaroon tayo ng foundation anniversary. Makita nyo doon ang CEO at ang kanyang lola. Magsuot ka nga pala ng special na kasuotan ha? Dahil kakaiba ang araw na yon sa ating lahat. Dahil mo rin yung asawa mo. Sir, required ba nakasama ang asawa? Oo naman Caroline. Yun ang gusto ng boss eh. Samantalang naroon naman itong si Andre sa may kusina habang nagluluto ito ng kanilang almusal. Andre, pwede ba tayo mag-usap? Sige Caroline. Sakto, tapos na ako magluto. At mamaya ay kakain na tayo. Bakit? Ano yun? Andre, kakatawag lang ng general manager. Wala kaming pasok dahil sa founding anniversary. At kasama ka doon. Ha? Nako. Nakakahiya naman Caroline. Kung sasama pa ako sa'yo. Andre, yun kasi ang kagustuhan ng boss. Bahala ka. Kung yan gusto mo Caroline. Mula sa apartment na kailangan inupahan ay sasakay pa sila ng sasakyan. Wow! Ang gwapo naman ng asawa ko. Nako, ikaw din naman Caroline eh. Kung may panahon lang sana na ligawan kita para ako na mismo yung mag-propose sa'yo ng kasal. Nakaka-touch naman yung sinasabi mo, Andre. Bumaba na sila mula sa pasaherong sasakyan. Pagkapasok sa loob ng isang malaking gusali dahil sa sobrang ganda ay namangha itong si Caroline. Mula high class ang dating nila. Caroline, nakita mo ba yung upuan na yun? Doon ka muna mo po ha. Mag-CR lang muna ako. Andre, huwag kang magtagal doon ha. Baka magsimula ng program. Madali naman ako Caroline eh. Huwag kang mag-alala. Sa kinapuan ni Caroline, lagi itong nadadaanan ng ibang mga empleyado. Dumaan sa kanyang harapan, sina Supervisor Barbara at ang mga babaeng mainit ang dugo sa kanya. Aha!
Mukhang nagpakalayo yata ang asawa ng isang waiter. Ano ba kayo, Ma'am Barbara? Baka kasi kinakahiya niya ang asawang waiter. Pero ang totoo, siya lang ang palang nagpapalamot sa lalaki. Tara na nga mga girls sa harapan para makita natin sa harap ang gwapong CEO. Napayoko na lamang itong si Caroline dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang pagtungo ng supervisor sa kanya. Ilang minuto lamang ang nakalipas ngunit hindi pa rin nakabalik si Andre mula sa CR. Pinuntahan niya at naghintay na lamang si Caroline sa may labasan ng CR ngunit halos 10 minuto na ang nakalipas ay walang Andre ang lumabas. Nasaan ka na ba, Andre? Ano bang ginagawa mo? Bumalik na lamang itong si Caroline sa kanilang pwesto dahil nagsimula na ang program. Napakaraming tao ang nasa loob ng venue dahil kasama din nila ang mga pamilya ng mga empleyado. Medyo nainis na itong si Caroline dahil hindi man lang nagpaalam sa kanya si Andre kung gusto nitong umuwi sa bahay. Marahil ay nahiya ito sa maraming tao at ginawang dahilan lamang ang mag-CR ito. Tinawagan niya ang phone ng asawa ngunit hindi niya ito sinasagot. Kaya naman, nag-alboroto sa galit itong si Caroline. Kaya naman nakapag-disyo na lamang itong si Caroline na umuwi na lamang. Hindi naman kasi ito magiging masaya dahil napaligiran ito ng mga empleyadong kontrabida sa kanya. Habang palabas ng babae, ay biglang may humila sa kanya. Caroline! Andre! Saan ka ba galing? Magsisimula na ang program. Alam mo ba, naiinis na ako sa'yo ha? Bigla ka na lang naglalaho na parang bula. Caroline, meron kasi tumawag sa akin kanina eh. Ang sabi kasi ay magsimula daw ako bukas ng trabaho. Anong ibig mong sabihin? Nag-apply kasi ako ng trabaho noong nakaraan at yun, tinawagan ako kaya hindi mo na ako makakunta kanina. Ganun ba, Andre? Ay, mabuti na lang talaga. At nakapagtimpi pa ako sa'yo. Tara na nga sa bahay. Umuwi na tayo, total. Hindi rin naman ako masiyahan dahil narito ang mga asungot eh. Naglalakad ang dalawa palabas ng venue. Hinawakan ni Caroline ang kamay ng lalaki. Andre, ang mabuti pa, kumain na lang tayo doon. Sa labas, sa dating kinakainan natin. Kisa naman makisalamuha ako sa mga taong plastic doon sa loob eh. Ha? Hindi ka nadadalo doon sa program? Hindi na, Andre. Ang mahalaga sa akin, kasama kita. Kaya huwag mo nang ulitin ang ginagawa mo kanina, ha? Para kang kabuti na biglang nawala eh. Caroline, sorry. Sa di kalayuan ay napansin nila ang isang napakagandang sasakyan habang nagpa-park ito. Bumaba ang isang matandang babae at napagtanto ni Caroline na siya ang babaeng tinulungan niya noong nakaraan. Lola? Ikaw ba yan? Ano nangyari at nakasakay ka pa sa isang mamahaling sasakyan? Iha, dadalo ako sa program. Nariyan kasi sa kumpanya ang apo ko. Sabay titig na matanda kay Andre. Kayo, saan kayo pupunta? Nako Lola, paano kasi? Nariyan na naman ang mga katrabaho ko na masyado mapanglait. Dahil ba sa waiter lang asawa ko? Di bali na lang, mag-enjoy na lang kaming mag-asawa sa labas. Doon, mababawasan pa ang inis ko sa kanila. Napayuko na lamang itong si Andre dahil sa matandang babae na nakaharap nito. Eho? Iha? Kung ganun, kung saan kayo masaya mag-asawa, gawin niyo. Papasok na ako sa loob. Enjoy your date, Caroline and Andre. Habang papasok na ang matanda sa entrance ng gusali ay nagpatuloy naman ang mag-asawa sa paglakad. Ano kaya ang kinalabasan sa plano ng maglola? Kaya naman mga kaibigan, atin pong pagkaabangan ang susunod na eksena sa ating part 4. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsuporta. Abangan natin ang ating part 4.